kilometers yung layo nito property. So, hello guys, andito ako ngayon sa Padre Garcia. Yan. So, yun nga. Dito tayo tumigil sa pwestong to. So, ito na yung mismong property. So, ito pala ang frontage niya, guys. Oh. Magmula dito sa manggang to. Yan, hanggang dito. Yan, may motor kong yun. Hanggang dun yung frontage niya. So, 10 metro yung lapad ng right of way. Baka itatanong nyo kung may kuryente ba. Yan po. May kuryente po siya. Tapos may linya din dito ng tubig. Yun, oh. May mga tubo siya dun. Oh. Tapos sa internet po, meron din daw po ditong fiber ng internet. So yan. Tayo, pasukin ko lang ha. Bibidyo ko lang po. So yan. Pasok tayo dito guys sa mismong property. Yan. Yan yung kubo daw niya. Ni tata yung kausap natin. Kapatid niya yung may-ari. So, dala nga daw yung kubo niya. Yan. So, makikita niyo naman guys. So, yung papasok dito, 10 metro. Yung lapad niyan. So, ito yung loob niya. Sukatin ko anong mga tanim. So guys, dito sa Padre Garcia, medyo mahal dito ang lote. Kasi nakaano to, naka-industrial pala to. So zoning siya ng mga industrial. Padre Garcia. Kaya ganun siya kamahal. Yan. Yan yung lote guys. Oh. So malinis na yung lote niya. Ang mga tanim niya guys dito, mga ano yan, akasya, akasya po yan. So sagad pala to guys dito sa may ilog. Isang ganda yun siya. Yun, may nakapens naman siya dun guys eh. Nakapens siya na barbed wire. Tapos abot pa siya dito hanggang dito sa may ilog. Yan guys oh. So naghahayupan dito yung kapatid nung may-ari. So yung tanim dito yan, ano to eh, parang mga antipolo na kahoy. Yan siya. So wala siyang fruit bearing trees. So mula dun guys, kanina nakita nyo naman yung dinaanan natin along cemented road. 3 kilometers lang yung layo. So 5 to 10 minutes mula dun sa provincial road eh mararating yun natin property. Tapos mula naman guys sa bayan ng Garcia, nasa ano lang to 20 minutes mula sa bayan mismo ng Garcia. Possible nga wala pa eh, kasi dito naman sa probinsya wala naman ditong ganon traffic eh, or wala talagang asin traffic. Napakaluwag ng mga daan. Yan. Kasama yan guys ha. Yang medyo pababang yan. Tapos ang dulo nyan guys ilog na. So hindi naman siya malaking ilog. Parang creek na ilog siya. So dito lang yan guys sa Padre Garcia. 1.3 hectares. 750 per square meter. So guys, yung lagi kong inuulit sa lagi ko pang binabanggit na yung price po ng seller eh ganun po talaga yung binigay niya. So sa mga magko-comment po diyan na ang mahal ng property, wala po tayong magagawa doon guys, kasi yun po talaga yung binigay nung mismong seller. Kaya pag hindi naman po kaya ng budget eh wag na lang po mag-comment. Ano po? So yan, may isa palang lansones doon yan. Tapos to, may mga mahogany dito. Yan o, mga mahogany. Tapos may kawayan siya. So kasama yan dito sa mismong property. Tapos ito guys, man, titled naman po itong property na to. So 1.3 hectares Padre Garcia. Then titled po siya, 750 per square meter.
So tingnan natin guys kung gaano siya kalayo sa bayan. I-map ako. Ano, nakikita niyo ba? Yan guys. So 18 minutes yung driving nyo mula dito sa bayan ng Garcia. Yan ang may isa pang daan. Then sa Metro Manila, kung gaano siya kalayo, para makita nyo rin po guys ha. Ayun naman to kay Google Map. Yan. So medyo may na signal. Smart po kasi ako. Yan guys. Ito siya. 2 hours and 20 minutes 102 kilometers magmula po sa Metro Manila, buhat dito sa location. So yan oh guys, mag-exit kayo ng Lipa Tambo, tapos ito na yung mismong property Lipa, tapos Padre Garcia na. Yan. So, drone natin to property.